mantakin nyo mga kois, no? Ang Roro Bus, hindi man lang nakasuhan, ni hindi man lang nasuspende yung prangkesa. Huwag na po kayong sumakay sa Roro Bus. Huwag na po. Yung tindahan, nahagip yung tindahan. Sana walang tao doon. Diyos ko! Kailangan na rescue dito. Rescue po, langugan po, langugan. Buti hindi kami dinahagip yung sinasakyan kong bus. Jesus name! Buti na lang dinahagip yung sinasakyan kong bus. Diyos ko! Ang bilis ng takbo ng Roro. Tapos may truck dito sa gitna namin. Buti na kami nahagip. Jesus name, nakakatakot. Diyos ko, nanginginig na ako. Ang bilis ng Roro. May danger na nakalagay dyan, so. May danger na nakalagay dyan, o. Pati sila may mali yung bus, tsaka yung Roro bus, tsaka yung truck na mag-overtake. Alam mo guys, nag-aakitan yung mga tao doon sa truck guys. This is name. Buti na lang hindi kami nahagip guys. Hindi nahagip yung sinasakyan kong bus. Langogan area po, Langogan, Puerto Princesa, Langogan po. Yung bus po papuntang Puerto Princesa po. Yung sinasakyan kong bus, sa lubong namin yung Roro. Tapos may truck na yung truck po mag-overtake sa amin bago kurbada po, hindi niya napansin na may Roro bus. Ang bilis din ang takbo ng Roro bus. Oh, Jesus name. Diyos ko. Nakaka-trauma. Dito kami sa park. Jesus name. Rescue po. Rescue Langogan. Langogan po ito, prinsesa po. Diyos ko, lahat po sa magbibiyahe ngayon, ingat, ingat, ingat talaga. Diyos ko, Langogan guys, yung Roro bus na tusok na ng guide rails, kinain na yung tindahan doon sa gilid. Ay, Langogan po, Langogan Puerto Princesa, sa may tulay po mismo. Buti nga lang guys, hindi nahulog yung bus sa tulay, malapit na sila, oh. Malapit na sila sa bus, yung kuryente ng post, kuryente, nagip po. Langogan po, Langogan. Jesus name. Buti hindi nahagip yung sinasakyan kong bus. Thank you Lord, hindi nahagip yung sinasakyan namin yung bus. May namatay, transit. May namatay po sa transit. Natusok ng kahoy. Natusok ng kahoy, Jesus name. Oh. Natusok talaga guys, kasi may mga kahoy dito. May mga bahay, ang lakas ng bus, kitang-kita yung impact. Kitang-kita yung impact. Nadiskrasya po, Ma'am J, dito sa Langogan. Diskrasya po. Nag-overtake kasi yung sumusunod sa aming truck. Hindi niya napansin na kurbada siguro. Tapos may kasalubong na Roro. Si Roro bus, ang bilis ng takbo. Langogan po. Langogan guys, may namatay guys. Natusok guys, natusok. Kasi sumadsad yung bus sa bahay na may puno. Natusok guys, yung nakaupo sa transit. Namatay. Diyos ko. Trauma, nanginginig ako sa takot. Diyos ko, buti na lang yung sinasakyan namin. Muntik na kami guys, hindi nahagip. Muntik na kami. Sa name, Roro bus po, Roro bus. Napanood niyo yung video na yan mga kois, no? Yan po ay kuha ng isa nating kababayan, si Mrs. Kayaw, isang concerned citizen na nag-live po nung panahon na yan na naaksidente po yung Roro bus dito sa Barangay Langogan, Puerto Princesa City. So ako po si Kois Tony ninyo, hindi po talaga usually ako nagko-content na mga ganito, reaction video, kung hindi naman related sa kalsada at patungkol sa kaligtasan po ng ating mga kababayan. So naisipan ko dahil inanalyze ko yung matagal yung mga pangyayari na yan, yung mga issue na yan. So italagang umaantabay ako sa mga balita, sa mga susunod na mga updates patungkol po sa kaso na yan, dahil isa po nga sa nangyari is ikinamatay po ng isang pasahero. Ano? So yung kwento po niyan, yung driver na kinilala po ng ating mga kababayan ay nagangalan po na si Noli Paduga. Siya po yung nagmamaneho ng Roro bus. Ano po mga kahis? So, pito lang po yung halos yung nakasakay na critical na nandun po sa Roro bus na yan. Ano? At isa nga po doon sa mga na-aksidente ay kababayan din natin mula dito sa Puerto Princesa, dyan sa Barangay Tagboros, na nagngangalan pong
Arvin Fuentes. Ano po? Siya po yung namatay. Ayan po yung kanyang itsura, mga kois. Siya po yung nandun sa katabi ng driver seat nung mangyari po yung aksidente. Ang kwento po niyan, ayon po doon sa ating mga nakalap, yung Roro bus po na pinagmamaneho nga ni Noli Paduga ay tumatakbo ng around 60 km per hour dyan po sa pababang bahagi, dyan sa may barangay Langogan. Papunta na po yan doon sa may tulay na bahagi. Ano po? So, nasa third gear siya noon, tapos magbabawasan na siya ng second gear, pero hindi pumasok yung kanyang kambya at hindi na rin gumagana yung preno, kaya no choice siya kundi talagang dinerecho niya na doon sa bahay. Na pag-aari naman po yan ng ating kababayan na si Edwin Abad, mga kois, no? Yun nga po, ikinamatay po yan at ikinasawi po ni Arvin Fuentes. Pamilyado, opo, isa pong trabahador ng isang construction company at dyan po sa El Nido po siya nakabase. So, sa ating mga pagsisiyasat, talaga pong malaki ang dapat na maging responsibilidad dyan ng Roro Bus Company, mga kois. Sabi ko nga, magiging kawawa yung driver, pero mas kawawa po yung nawalan po ng mahal sa buhay o yung mga pamilya na naiwan ng namatay na pasahero. Kung ikaw po ay isang driver, syempre dapat ay hawak mo rin naman talaga yung buhay at saka yung manibela ng mga pasahero mo, yung buhay ng mga pasahero mo, mga kois. Pero bilang isang trabahador ng Roro Bus Company, dapat ang isang kumpanya ng transportation, kapag may na-aksidente po, is talagang inaalalayan nila. Bakit po ako nag-video o nag-vlog ng mga ganitong content? Kasi po, awareness po ito sa lahat ng mga transportation company. Yung Roro Bus po, matagal na po yan. Actually po, napakarami na po nating mga kababayan ang sumasakay dyan. At mapapansin natin na malaki ang impact niyan pagdating sa transportasyon dito po sa aming lalawigan. Maging sa ibang probinsya siguro, ang Roro Bus Company. Pero ito pong kamakailan lang na nangyaring aksidente na yan, yung napanood natin, medyo bumaba po yung tingin namin sa kumpanya ng Roro Bus. Bakit po? Unang-una, hindi po sila nagbigay ng sustento o anumang tulong doon po sa pamilya ng namatay na pasahero na nakasakay po mismo doon sa bus nila, mga sir, mga kois, mga madam. Pay attention po tayo rito. Yung pasahero po na yan, dapat po ay mayroong responsibilidad ang kumpanya ng Roro Bus dahil nakasakay ka po dyan kung ikaw po ay isang pasahero. Kaya sa mga empleyado ng Roro Bus, hindi ko po kayo sinisisi. Ang sinisisi ko po, yung pamunuan ninyo, yung mismong company ninyo, yung Roro Bus. Sana naman po, hindi ninyo pinabayaan yung pamilya. Ni hindi nga raw po pumunta doon sa mismong area kung saan po dapat is asikasuhin yung bangkay. Ni hindi po nagbigay ng kahit pisong duling, mga kois. Napakasakit yun sa pamilya. Tapos hindi pa po sila nagkasundo patungkol doon sa hinihinging tulong ng pamilya. So, in other words, sa madaling salita, hindi po talaga nagbigay yung Roro Bus Company ng anumang suporta o tulong sa pamilya ng namatay na pasahero nila. Mantakin nyo, mga kois, no? Ang Roro Bus, hindi man lang nakasuhan, ni hindi man lang nasuspende yung prangkisa, wala man lang ipinataw sa kanya, para halimbawa mabigyan man lang ng katarungan yung pagkamatay ng ating kababayan na si Mr. Fuentes. Kaya nakakalungkot yung mga ganitong pangyayari. Ibig sabihin, kung sasakay ka ng bus, talaga palang hindi ka sasagutin ng Roro Bus kung halimbawa na maaksidente man kayo. So, malaking kalokohan po. Malaking kalokohan ito mula sa Roro Bus Company. Talagang nakakadismaya po. Nakakadismaya talaga. At nandun nakasakay. So, kung ikaw, sasakay ka ng isang bus, aba, ano pala ang insurance mo, assurance mo, na kapag halimbawang na-aksidente yan, at ikaw ang nasawi, wala po talaga makukuha pala yung pamilya nyo dyan, lalo na dyan sa Roro Bus na yan. Kaya kung ako sa inyo, mga kababayan, mga kois, mga sis, yung Roro Bus po, alam ko, malaking kumpanya po yan. Nag-release po ako nitong vlog na to dahil nakausap ko po yung mga kapamilya po ng namatay. Ano po? At naawa po ako sa kanila kasi maliliit pa po yung anak. At isa pa po, siya po yung tatay, syempre. Tayo po, mga magulang din tayo, alam natin yung hirap. Kaya sana,
sa pamunuan ng Roro Bus Company. Kung nakarating man sa inyo o makarating man ito sa inyo yung video ko na to, sana maawa po kayo sa namatay ninyong pasahero. Sana po ay tulungan ninyo. Huwag po nating ugaliin na porket hindi naman sinasadya or aksidente, eh hindi na po ninyo tutulungan. Kumpanya po kayo ng transportasyon, nagbibigay po kayo ng serbisyo, sana naman po is bigyan nyo rin ng pahalaga o kahalagahan yung mga pasahero na tumatangkilik po sa inyo. Ngayon, patunayan po ninyo, hinahamon po namin kayo, patunayan po ninyo na kayo po talaga ay may pagmamahal, mga kois. Kayo po talaga ay mayroong puso, mga taga Roro Bus Company. Tulungan po ninyo ang pasahero na namatay dyan nung nakaraang October 31, 2022 sa Barangay Langogan, Puerto Princesa. Napakasakit pong marinig yung update na hanggang ngayon po pala ay wala nang inaasahang tulong yung pamilya ng namatay na yan. Rest in peace sa'yo, brother, Kois, Arvin Fuentes. Kung nasaan ka man, Diyos na ang bahala sa'yo. Sa Roro Bus Company, isa kayong malaking kupal pagdating sa pagtulong sa mga ganitong bagay. God bless you all. Sana lang, ika-asenso nyo pa yan. Yun lang mga kois, no? So, siguro, walang kwenta itong vlog na to, pero para sa akin ha, para sa akin mga kois, i-share nyo yung video na to. Iparating natin sa Roro Bus Company kung gaano sila ka-kupal, kung gaano sila ka-irresponsable pagdating sa kanilang mga pasahero na sumasakay. Yun lang. Huwag na po kayong sumakay sa Roro Bus. Huwag na po.